Welcome back sa ating lahat. Nandito na naman tayo sa Muntikong Channel. Ang channel na kung saan may matutunan ka. Ang tinalakay natin nung nakaraang araw ay tungkol sa isang penguin na lumakbay ng 8,000 kilometers makita lang ang kanyang kaibigan na tao. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa isang ibon na kung bakit hindi siya nakukuryente kapag nakatayo siya sa kawad ng kuryente. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa channel ko, pag-click naman ang subscribe button, pati na din ang notification bell para updated ka lagi sa mga bago kong video. Pero bago natin simulan, kailangan muna natin alamin kung ano ba ang electric current. Ang electric current ay isang charged particle tulad ng electron o ion na gumagalaw sa pamamagitan ng electric conductor or space. Sinusukat ito bilang net rate na dumadaloy sa electric charge at naipapasa sa rehiyon. Ang mga maliliit na particles ay tinatawag na charge carrier na maaaring isa sa mga uri ng mga particles. Pero depende rin sa conductor. Ang mga charge carriers ay lumilipat sa kawad ng kuryente. Ang semiconductor ay maaari ring maging electron o hole. Sa isang electrolytes, ang charge carrier ay ions, habang ang plasma ay isang ionized gas. At ang electric current ay nabubuo ng parehong mga electron at ions. Ang SI unit ng electric current ay tinatawag na ampere o AMP, na kung saan ang daloy ng electric current sa ibabaw ay rate ng isang kolom bawat segundo. Ang ampere ay isang SI base unit na kung saan sinusukat ang electric current gamit ang isang aparato na tinatawag na isang ammeter. Ang mga electric current ay lumilikha ng mga magnetic field na ginagamit sa mga motor, generator, inductor at transformer. Ang mga original conductor ay sanhi sa pag-init ng joule na lumilikha ng ilaw sa mga bumbilya. Ang mga current ay naglalabas ng electromagnetic current na ginagamit sa mga telecommunication upang makapag-broadcast ng impormasyon. Tumingin ka sa isang linya ng kuryente na may mga maliliit na ibon na nakatingin din sa'yo. Paano kaya sila nakatayo sa isang electric wire at hindi nakukuryente? Alamin natin kung ano ang dahilan. Pagkat kung nais mong hawakan ang kawad ng kuryente, ay malamang na mapapahamak ka. Ito ang mga dahilan kung bakit ang mga ibon ay hindi nakukuryente kapag sila ay direktang nakikipag-ugnay sa isang wire ng elektrisidad. Ang electrocution ay pinsala o pagkamatay na nagaganap dahil sa electric shock. Kung ang mga ibon sa electric wire ay hindi nakukuryente, nangangahulugan. Ito ang kuryente na maaaring dumaan sa mga ibon nang hindi napipinsala. Ngunit, ano ang mga dahilan kung bakit hindi nakukuryente ang mga ibon? Sa madaling salita, gumagana ang kuryente sa pamamagitan ng mga elektron na dumadaloy sa mga conductor. Kung may mga ibon sa electric wire na hindi nakukuryente, ito na ang mga ibon ay hindi isang good conductor ng kuryente. Nangangahulugan na hindi pinapayagan ng mga ibon na dumaloy ang kuryente mula sa kawad papunta sa kanilang sariling katawan. Ang electric current ay hindi pinapansin ang pagkakaroon ng ibon at patuloy na naglalakbay sa pamamagitan ng kawad na sa halip sa katawan ng ibon. Ang katawan ng isang ibon ay hindi isang good conductor ng kuryente. Dumadaloy ang kuryente sa mga wire na tanso. Ang tanso ay isang excellent conductor ng kuryente kung saan pinapayagan itong dumaloy ng kuryente ng mabilis sa ibabaw nito. Ang isang ibon sa kabilang banda ay gawa ng mga cell at tissue. Ang mga cell at tissue ay hindi nagbabahagi ng kuryente sa kawad na may mas madaming rota upang maglakbay. Nakakagulat na mga sitwasyon habang ang mga ibon sa mga linya ng kuryente
ay ligtas at wala sa panganib. Pero hindi din sila magiging maswerte kung mangyaring maapakan ang iba pang mga bagay ng sabay. Kung ang pangalawang bagay ay isang electric grounding wire o isang nagdadala ng isa pang boltahe. Ang pagkakaiba ng boltahe ay sanhi ng isang current flow sa pamamagitan ng ibon sa pagitan ng dalawang mga wire. Ang kuryente ay naglalakbay mula sa isang lugar ng mataas na boltahe hanggang sa mababang boltahe, tulad din ng paglalakbay ng tubig mula sa mataas na elevation hanggang sa mababang elevation. Ang isang ibon o ano bang nabubuhay dito sa mundo na hinahawakan ng isang kawad kung saan ang kuryente ay gumagalaw mula sa taas na boltahe hanggang sa mababang boltahe, nagaganap ang electrocution at maaaring mamatay ang ibon. Ang antas ng electrocution ay nakasalalay sa linya ng kuryente mismo kung gaano katagal ang current flow sa katawan ng ibon o iba pang mga hayop. Kung nagustuhan mo ang video na to, bigyan mo naman ako ng like. At kung may katanungan ka, paki-comment naman sa baba. Subukan natin sagutin.